Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayoy na pawawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kaniyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kaniyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang pagkakaiba ang mga Hudyo at ang mga Griego. Hindi mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi tuli, kung isa ay sumusunod sa batas ni Moises o hindi. Ang kaligtasan ay hindi galing sa mga alituntunin ng mga Hudyo o sa batas ni Moises. Ang kaligtasan ay nanggagaling kay Hesukristo. Siya ang nagligtas sa atin sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Kailangan na manalig tayo sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng pagtawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tumatawag tayo sa kanya kasi naniniwala tayo sa kanya. Kaligtasan na hindi galing sa ating ginawa, kundi sa ginawa ni Hesus para sa atin. Kaya maniwala tayo sa kanya at ipahayag natin ito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa ating puso. Ang tunay na paniniwala ay nagpapatotoo sa kanyang pananampalataya. Iyan yung pagpapahayag sa ating mga labi. Pinadala tayong lahat ni Jesus bilang mga saksi niya. Pinaalam natin sa lahat ang gawaing panliligtas ni Jesus na ating nararanasan. Hindi teori ang ating ipinaaabot, kundi karanasan. At hindi lang karanasan ng iba na ating nalaman, kundi ang ating personal na karanasan na kumikilos si Jesus sa ating buhay. Kumikilos siya sapagkat siya ay buhay. Hindi lang siya isang alaala. Siya ay buhay sa piling natin. Ang unang linggo ng Kwaresma ay nagpapahayag sa atin ng mga tukso na dinaanan ni Jesus. Si Jesus ay tinukso ni Satanas bago siya magsimula sa kanyang misyon. Ayaw ni Satanas na kumilos si Jesus, pero nanindigan si Jesus. Hindi siya nagpadala sa tukso. Nakayanan niya ang tukso kasi siya ay nagdasal at ginamit niya ang salita ng Diyos bilang kanyang gabay. Hindi siya naniwala lang sa kanyang sariling lakas. Ganon din ang buhay Kristiyano. Namumuhay tayo bilang mga bagong tao dahil sa grasya na binigay ni Jesus sa atin noong tanggapin natin siya. Mahalaga na nagsisikap tayo, pero ang pagsisikap natin ay nakabase sa ating pananalig na tinubos na tayo ni Jesus at hindi niya tayo pababayaan. Ngayong Kwaresma, marami tayong penitensya na gagawin. Pero tandaan natin na hindi tayo matutubos dahil sa mga gawain natin.
natubos tayo dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang ating mga penitensya at ang mga kawanggawa ay hindi ang dahilan ng ating kaligtasan, kundi ang mga ito ay ang resulta ng ating kaligtasan. Dahil sa tayo ay niligtas na at minamahal, kaya tayo nagpapakabuti. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.